So, akalain nyo yun guys, magsusulat lang ng resume is ganito na yung sisingilin niya. Imagine niyo yun. So, sa isang oras na ginugol ko guys, sa pagtanggal ng mga background, nagkaroon na agad ako ng $8 net income. Tapos, idadrag lang natin to. Boom, kita nyo guys, natanggalan na. Gusto mo bang kumita ng extra income o pera habang nasa bahay ka lang? And familiar ka ba sa work from home, home-based jobs, becoming a freelancer, mga ganyan? Pero di mo alam kung paano ito gawin and kung paano to umpisahan, tama? Alam kong klinik mo tong video na to dahil gusto mo rin maging kagaya nila na nagtatrabaho online, na kumikita ng passive income habang nasa bahay lang, nasa sariling comfort zone at sariling oras. Ang posibleng kitaan sa pagtatrabaho online or pagiging freelancer based sa mga na-interview ko at sa mga naging experience ko dito is pwedeng pwede tayong kumita ng $5 to $30 in one day lang. Or mas higit pa guys kung paglalaanan natin ng pansin and bibigyan natin ng effort ito. So don't worry guys, kasi in this video, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-work from home at maging freelancer kagaya nila na kumikita na dito. Kaya I suggest guys na tapusin mo tong video na to hanggang sa huli, kasi ituturo ko yung step by step process and wala tayong lalagpasan na step guys para maging klaro sa inyo lahat, para lahat is makasabay sa tutorial natin. So bago tayo mag-start guys, kung gusto mo tong mga ganitong video na nagtuturo ng kitaan online at alam mo makakatulong tong video na to sa'yo, kung may time ka lang naman, click mo naman yung like button dyan sa baba para alam ko na gusto mo tong mga ganitong klaseng video and ganahan pa ako na magturo ng mga tutorials natin kung paano tayo kikita online. So ayun na nga, punta na natin yung computer natin. Hi guys, bago ka lang ba dito sa channel na to? And gusto mong matuto kung paano kumita online? Click mo lang tong subscribe button and yung bell icon para ma-notify ka in every uploads ko. So ayun na nga guys, nandito na tayo sa computer natin and para mas lalo nyong maintindihan kung paano tayo mag-work from home based sa mga skills natin ngayon, tatanungin ko kayo, ano nga ba yung skills nyo ngayon guys? Kahit anong skills pa yan guys, marunong kang mag-encode, marunong kang mag-transcribe, marunong kang gumawa ng resume, marunong kang mag-edit sa Excel, sa Microsoft Word, ayan, pwede natin i-apply dito guys. Puntaan natin yung website na kung saan pwede tayong maging freelancer at mag-work from home. Search lang natin, fiverr.com. Ayan. So, ayan guys, si fiverr.com. And by the way guys, part 2 na to ng video natin about Fiverr, in which is sa part 1, in-explain ko doon and pinakita ko sa inyo yung pinakamadaling trabaho na pwede natin i-offer dito, in which is si background removal, na kung saan magtatanggal lang tayo ng mga background sa mga images is pwede na tayong kumita ng pera dito. So kung hindi nyo pa napapanood guys yung background removal na tutorial natin, ililink ko na lang dyan sa description box or i-click nyo to, ayan, para mapanood nyo rin at para magkaroon kayo ng idea kung paano tayo kikita dito. So ayun na nga guys, sino nga ba si Fiverr.com? And explain ko na rin to sa last video natin. So sa mga bago lang, explain ko lang ng mabilis. So si Fiverr.com guys is para siyang marketplace ng mga services and mga skills natin na pwede natin i-offer dito. So imagine niyo na lang guys na para siyang Lazada and Shopee na pwede tayong magbenta ng mga services natin. And in this tutorial, yung i-offer natin guys is yung background removal. So magkikreate tayo ngayon ng account natin sa Fiverr and gagawa tayo ng gig about background removal. Para mas lalo nyong maintindihan kung ano yung mga pinagsasabi ko, magsa-search tayo ngayon ng mga services na kayang-kaya natin gawin para magkaroon lang kayo ng idea and kung ano yung mga services na pwede nyong i-offer dito. So ayun guys, sabihin natin marunong tayo sa Excel. Nalagay lang natin, Excel, data entry. Boom, ayan, pwede tayong mag-offer ng mga data entry sa Excel. Kita nyo naman, para siyang Lazada, pero hindi product yung mga nakikita nyo dito, kundi mga services like, I will do Excel data entry jobs na yung presyo is $5. And pag-clinic natin, ayan, so ito na yung product na ino-offer niya. And another one guys, sabihin natin marunong kayong gumawa ng mga resume, ganyan, tatype mo lang dito. Resume, resume writing, click mo lang. Boom! Meron guys. So pwede tayong mag-offer ng mga resume writing dito. Then tignan natin to guys, I will provide professional resume writing services.
So, ang presyo niya dito, guys, is $80. So, tignan natin. So, may mga packages din siya dito, guys. So, sa basic, student entry level, $80 yung sinisingil niya. Standard, 2 years work experience, $125. Premium, professional na resume na to. So, ang singil niya is $150. So, akalain niyo rin, guys, magsusulat lang ng resume is ganito na yung sisingilin niya. Imagine niyo yun. Puntaan naman natin yung services na pwede natin i-offer ngayon, which is yung background removal. Search natin, background removal. Ayan, so madami siya, guys. So ayun, guys, tuturuan ko kayo kung paano tayo magbenta dito sa Fiverr ng mga services natin. Tuturuan ko kayo kung paano tayo mag-set up ng ganito. Then pag-clinic natin yan, tuturuan ko kayo kung paano natin i-set up yan. Tapos lagyan natin ng mga description. Then lagyan din natin ng mga prices tulad nito. So ayun na nga, guys, para malaman nyo na paying siya and talaga naman na paying to and legit to, guys. Kasi madami na tayong mga kababayan dito, guys, na nagtatrabaho dito sa Fiverr and talagang kumikita na sila dito. Tignan natin, may nagsend sa akin ng screenshot. Isa siyang content creator and kumikita na siya ng 284 na net income. So kapag kinonvert natin yan sa pera natin, guys, halos 14,000 pesos din. And tignan naman natin, guys, yung kinita ko na dito and nagtry ako kahapon. Kagabi nag-edit ata ako ng halos isang oras, nagtanggal ng mga background. And tignan natin yung kinita ko. Punta tayo sa account ko, switch to selling, kasi magsisell tayo. So, ito yung dashboard ko, guys, and pag tinignan nyo yung earnings natin, click natin yan. So, ayan. So, sa isang oras na ginugol ko, guys, sa pagtanggal ng mga background, nagkaroon na agad ako ng $8 net income. Then, pag available na siya dito, pwede mo na siyang i-withdraw through PayPal and bank transfer na. Ayan. So baka may magsabi, guys, bakit ang onti naman ng earning ko dito, $8 lang. Kaka-start ko lang, last week lang. And gustong-gusto ko talagang itry tong Fiverr, guys, matagal na kasi malaki talaga yung kitaan dito. And para ma-share ko din sa inyo, guys, kung paano yung proseso dito sa Fiverr. Then puntaan naman natin yung gigs. Ito, gigs. Click natin yan. So sa tutorial na to, guys, ito yung gagawin natin. Ito, remove image background professionally. Nagawa ko na siya. I-share ko na lang yung process kung paano ko siya nagawa. So ayun, guys, tuturuan ko na kayo kung paano tayo mag-create ng account sa Fiverr and tuturuan ko kayo kung paano tayo mag-set up ng gig dito. Punta lang tayo sa Fiverr. Boom. Magjo-join lang tayo. Become a seller. Pindutin nyo to. Then ito, become a seller. So ayun, guys, lagay lang natin yung email natin dito. Ayan. Continue. Choose a username. Then password. Ayan. Boom. So ayun, guys, meron na tayo. Dapat lang natin i-confirm. Activate lang natin yung account natin. Puntahan ko muna yung email address ko. So ayun, guys, may na-receive na tayo yung email sa Fiverr. Fiverr activate your account. Sabi dito, click lang natin yan. Then activate your account. Then boom, okay na tayo, guys. Account successfully activated. Hey, this is a great time to edit your profile. So edit natin to. So ayan, dapat, guys, become a seller yung i-click natin kasi magsisell tayo ng services. Click natin yan. Then become a seller. Boom, continue mo lang yan. Continue. Then mag-provide ka na ng mga personal information mo. Lagyan natin. Then itong description, guys, lagyan nyo din to. Kung ano yung mga skills nyo, kung ano yung mga services na pwede nyo i-offer dito, ilagay nyo lahat dito, guys. So, sasabihin ko dito na, I am a good graphic artist. Yan. Pero kung gusto nyo magkaroon ng idea kung ano yung ilalagay nyo dito, tingin lang kayo dito, guys, oh. Mag-open lang kayo dito, guys. Sabihin natin, open natin yan. So ito, guys, pwede natin gayahin to. Pero ang problema dito, guys, huwag natin i-copy-paste kasi malalaman ni Fiverr yan. Pag nalaman ni Fiverr na copy-paste lang yung mga pinaggagawa nyo dito, guys, may possibility, guys, na hindi kayo makapagtrabaho dito. So gawin nyo lang siyang parang inspiration lang, mga basihan lang. Ito yung akin naman. So huwag nyong kukopyahin to, guys. For example, only to. Ayan. And continue. Select occupation, graphic design. Then yung year, sabihin natin nung 2012 pa tayo nagkaganito, 2012 to ngayon.
2020. Tapos pili tayo ng lima dito. Invitation, photo editing, packaging design, social media design, flyer design. Then skills, maglagay kayo ng mga skills na dyan. Sabihin natin, Photoshop. Yan, Photoshop, expert. Expert nyo lang. Kahit hindi kayo expert, lagay nyo expert, guys. Photo editing, expert din. So, meron ng suggestion dito. Pili na lang kayo, graphic design. So, okay na sa akin to. Then, education. San ba ako graduate? Ayan, university. Ayan, tapos title. Bachelor of Science, major in information technology. Ayan. Tapos, year. And certificate, wala pa akong certificate. So, wag muna yan. Personal website, wala pa. Wala akong website. Continue lang yan. So, ayun guys. Ito na yung magkoconnect tayo ng social media presence natin. So, ang ikoconnect ko lang dito is Google. Boom. Allow. So, okay na. So, kayo guys, dapat i-connect nyo yung Facebook kasi importante yan. Ako, optional muna sa akin kasi example lang. Okay na tong Google na to. Continue. Verify na phone number, add phone number. Then, number is. Then, yung code, ite-text sa inyo. So, yung code is, ayan, submit code. Okay na, verify na yung phone number natin. Question, secret question, childhood nickname. Ayan. Okay. Finish. Okay, all done na daw. And finish na. So, ayun na guys. Okay na yung account natin. And ito na siya sa dashboard natin. So, ang next step natin dito guys is mag-create na tayo ng gig natin. Yung gig guys is parang yung product natin na i-offer natin dito. Para mas lalo yung maintindihan, open natin yung account ko. So, ito na yung account ko guys. Ayan. Ito, click nyo lang tong gig na yan. Yung services na binibenta ko dito is ito. Remove background and edit your e-commerce product images. Click lang natin to guys. Create a new gig. Ayan. Then, gig title kung ano yung services na i-offer nyo. Sabihin natin, I will remove image background professionally. Ayan. Then, category guys, graphic design. Then, dito sa subcategory is Photoshop editing. Ito. Then, pili lang tayo ng mga file extension na pwede nating i-offer sa client. Meron JPEG, PDF, kayang-kaya natin yan, PNG, PSD. Editing type. So, dito na yung background removal. Click natin yan. Then, dito sa tags guys, maglagay din tayo. Remove. Ito, background removal. Then, photo edit. Cropping. Ayan. And, ito guys, pwede kayong kumuha ng idea dito. Mag-search lang kayo sa Fiverr, then kuha kayo ng mga idea. Sa title, ayan, I will cut out or remove background professionally. I will remove 200 images background within a day. So, ito magandang kopyahin to. Open natin. Pwede nyong gawing basihan yung title nito, pero sa akin, ito na. I will remove image background professionally. Save lang natin. Scope and pricing, dito na tayo maglalagay ng mga packages natin, tsaka pricing. Kung ayaw nyo ng may mga basic packages, standard, premium, turn off nyo lang yan para iisa lang. Tulad ng ito. Tulad nito, isa lang. Kasi yung sa akin guys, tatlo, meron tayong basic, standard, premium. Pero for example only, ang gagawin natin is isa lang. So sabihin natin guys na 100 images lang. Then description, I will remove background images professionally. Delivery time, 1 day, revision, unlimited, images, wag na yan, source file, check mo lang, high resolution, commercial use, ayan, price is yung pinakamababa, $5. So, $5 muna guys kasi malakas yung competition dito, maraming gumagawa ng ganitong klaseng services. So, dito muna tayo sa pinakamababa guys, $5 para makakuha tayo agad ng client natin. Tapos dito, kahit wag na to, additional revision, additional images, sabihin natin, pag nagpadagdag, 1 day. Pag nagpadagdag, sisingilin mo lang siya ng $5. Check mo lang yan. Ito lang naka-check guys.
saving continue. Boom. Then, itong description na. Kung ano yung description mo. Sa akin, gagayahin ko lang yung sa akin kasi sa akin naman to. Pero suggestion ko sa inyo guys, pwede kayong gumaya sa iba. Tulad dito, pwede nyong gayahin yan. Pares lang naman kayo nang ino-offer. Pwede nyong gayahin, pero wag yung copy-paste. Sa akin, copy-paste kasi sa akin lang naman to. Pero sa inyo guys, kung marunong kayo mag-construct ng mga description, mag-construct kayo. So, good na tayo dyan. Tapos, huwag na tayong mag-add ng ganito. Saving continue lang. Then, itong requirements guys, ito na yung para sa client na kailangan niyang i-provide muna bago mag-start yung work nyo dito. So, ito yung sa akin. Meron na ako dito. Sabi ko dito, thank you for ordering this gig. Please compile and send all the necessary images if applicable. And also detailed and complete instructions for me to follow. So, ayan. Add nyo lang yan. Add. Save and continue na. Then, ito na yung maglalagay kayo ng picture. Tulad nito, may picture siya. Lalagyan na natin. So, simple lang yung gagawin natin, guys. Pwede nyong gayahin to sa akin. Or pwede kayong manggaya sa mga ibang nag-o-offer ng gigs. Ayan. Pwede kayong manggaya dyan. Ito, simple lang naman, no? Ganyan lang. So, for example only, guys, papakita ko lang sa inyo ng mabilis kung paano gumawa ng cover photo na ganito. Ito. Ayan. Punta tayo sa paint. Sa pinakamadaling application na pupuntahan natin. Paint for beginners. Open natin yan. Then, lalagay lang natin yung mga ginawa natin kanina. Ito, pipiliin natin. Boom. Adjust lang natin yung zoom. Paste tayo ulit. Ito. Dito. Palakihin lang natin. And then yung isa. Paste form. Ito. Pinakamadaling software lang to guys ha. Para makasunod kayo. Boom. Ayan. So, ayan guys. Then, re-resize lang natin. Pixel. Uncheck mo yan. 550 by 370. Okay mo lang yan. So, na-resize na siya. Zoom mo lang ulit. Ito na yung pwede nating ipang-cover doon. Cover photo. Then, save lang natin to. Save mo. JPG para mas maganda. Save. Then, browse lang natin yan. Piliin natin to. Boom! May cover photo na tayo, guys. So, dagdagan nyo lang. Gawin yung tatlo to. Pwede kayong gumaya sa mga sinabi ko. Ito, pwede nyong gayahin. Madali lang naman yan, guys, eh. Pero for the meantime, guys, for example only, ito muna, isa lang. Mukhang maganda naman na yan. Then, check lang natin yan. Then, save and continue. And wait, almost there. Let's publish your gig and get some buyers to roll in. So, ayan, publish gig. Okay na siya, guys. So, ang gagawin nyo lang, guys, para sa algorithm ni Fiverr, isi-share nyo siya sa mga Facebook nyo. Kung may Facebook kayo, Twitter and LinkedIn, isi-share nyo to. Itong link na to. So, eto na yun, guys. Eto na yung ginawa natin. Maganda na rin, guys, oh. Mukhang professional talaga. Pag pumunta dito si buyer, ayan, gusto niyang bilhin yung service mo, kiklik niya lang yan, $5, tapos mag-edit ka ng 100 images. Kayang-kaya naman natin yan, guys, eh. Easy lang yan, yung 100 image na yan. So, ayan, guys, nakapag-create na tayo ng account and nakagawa na rin tayo ng gig. Ito, may dalawa na tayo. So, eventually, ang gagawin na lang natin dito, guys, is waiting game na lang. Kasi it takes time sa algorithm ni Fiverr na i-recommend yung mga gig natin sa mga potential buyer. So, be patient na lang guys and mag-online kayo ng midnight para pag may nag-message sa inyo, pwede nyong reply agad para magkaroon kayo agad ng first customer at malay nyo, sunod-sunod na yan. Kasi kapag nagkasunod-sunod na yung mga clients natin guys, dun na natin mararamdaman na talagang kumikita na tayo ng malaki dito. So, ayun lang and sana nag-enjoy kayo sa tutorial natin and hoping na nasundan nyo lahat. So, kung may skills kayo dyan na tinatago, why not i-offer natin sa Fiverr, di ba? At least napapractice natin yung skills natin at the same time kumikita tayo dito.
So guys, kung may mga katanungan man kayo o parts na hindi nyo maintindihan, comment lang kayo dyan sa baba at re-replyan ko yan para naman mas maging klaro pa sa inyo. And kung nagustuhan mo tong video na to guys at alam mong nakatulong tong tutorial na to sa'yo, kung okay lang, click mo naman yung like button dyan sa baba para naman malaman ko na gusto mo tong mga ganitong klaseng video. And kung may time ka at gusto mong maging updated sa mga kitaan natin online, click mo lang yung subscribe button dyan sa taas and then yung bell icon na rin para palagi kang updated sa mga uploads natin. So ayun lang guys, and kita-kita tayo sa next video. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I